1, 2, 3, come on. What's up mga ka-DCs? Welcome back to Gemlex Channel. So, alam si Jem, para sa pagbabaro na itong kulitan at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel ay mag-subscribe ka na para kayo po ay mag-enjoy. So just make sure to... Alright, so mga ka-DCs, sa pagkakataon po na ito ay wala si Lex. So lang ako, kaya magkwentuhan tayo. Alright, so alala niyo ba ng mga estudyante pa lamang kayo, di ba? So sa school, napakaraming mga iba't ibang uri ng mga kaklase. Meron mga makukulit, magugulo, masasaya, mga tahimik. So lahat ng uri, di ba? Kaya naman napaka-memorable sa ating mga ating mga adults yung mga school days natin. So minsan nga naisip natin na sana estudyante na uwi ako, di ba? So ito po, pag-usapan po natin ng mga iba't ibang klaseng uri ng mga estudyante sa school na mga nakikilala natin mula pat noon pa. So mga ka-DC, simulan na po natin. Okay, so classmate number 1, Kabute. Alright, so sila po yung mga classmate natin na bigla na lang lumilitaw, bigla na lang nawawala. So may dalawang klase po yan, di ba? So Kabute number 1, latecomer. So sila yung mga bigla na lang sumusulpot pagkatapos na mag-roll call ng teacher nyo, di ba? So at the time na nag-roll call, tinatawag isa-isa yung mga estudyante, so wala sila. Mas magugulat na lang yung teacher kapag tapos na siya mag-roll call, bigla na lang sumasagot. Nandun pala siya, yung pala late. Ano ba naman yan? Lagot ka naman ako kay teacher nito! Lagot ka naman! Ay! Hello po, ma'am. Pasensya na po, ma'am. Mali po yung school bus eh. Yan yung pagmasaagahan ka po sa susunod. Alright, so Kabute, type number 2, cutting classes type. Ito naman yung mga classmate nyo na bigla na lang nawawala. So after ng roll call, bigla na lang maglalaho. Yung pala, nakapuga na o nakapustit na doon sa pinto. At naglalamyar na ako saan saan. Sakto, may nakating si ma'am. Sipat na ako. Estudyante type number 2, the chosen ones. So ito po yung mga tipo na estudyante na laging pinipili ng teacher para gawin yung mga certain tasks. Halimbawa, magkumuha ng attendance, maglista ng maingay. Mga tipong ganun, sila yung lagi binipili ng teacher nila. So, minsan, tinatawag sila ng mga teacher's pet. Kasi nga, lagi sila yung pinipili ng teacher para gawin to, gawin yon, gawin yan, ganito, at kung ano-ano pa. Oh, andito ba? Oh, sige. Rolly Angeles. June Encarnacion. Jem Delacroix. Oh, present? Oh, buti na lang. Wait daw na kayo may ngay. Sabi ni ma'am, ilusta ko kayo. Gilista kita ang ining. Shhh, kami ngay. Estudyante type number 3. So sila yung mga tinatawag na score conscious. So anong ginagawa nila? Wala silang ginawa kundi magtanong. Lalo na pagkatapos ng quiz, pagkatapos ng exam, pagkatapos ng recitation, wala silang ibang tanong kundi, ilan ka? Ilan ka? Ano score mo? Ano score mo? Ilan ka? Ilan ka? Uy, pre! Nakailan ka? Nakailan ka sa exam? Wow, taas ah. Oh, pre, ikaw, pre. Nakailan ka? Wow, galing. Pares tayo. Magkasing taas tayo. Ikaw. Ah, mas pataas ako sa'yo. Uy. Ikaw, ano score mo? Oh, galing ah. Estudyante type number 4. Sila yung tinatawag nating crush ng bayan. Ano naman itong mga to? Wala silang ibang ginawa kundi magpa-cute. Maghapon, pagkata sila sa classroom, magpapakyut. Pagkata sa classroom, magpapakyut sa mga taga-ibang section. Ang ginawa maghapon, kundi magpakyut. Pag tinanong ng teacher, walang maisagot. Bokya. Uy, babe! Labas tayo mamaya pagkatapos ng break time, ha? Doon tayo sa canteen. Treat ko. Uy, Anne! Kamusta ka na? Happy ka mamaya sa bahay, ha? Sige, ako bahala sa'yo. Uy, Lisa! Oh, gang. Parang lalo kong gumaganda ngayon ah. Tara, punta tayo, tayo sa bowling center sa weekends. Okay, so estudyante type number 5. Top student. Alright, so ito yung mga tipo na student na ako tawagin na nerd o geek na wala nang ibang ginawa kundi mag-aral.
mag-aral. Yan lang alam nila. Sige po, ma'am. Alam nila kasi may books. Sobra, kailangan basahin ko lahat to. Diba kami na? Sobra. Alright, so estudyante type number 6. The athlete. Alright, so ito po yung mga players ng kung ano ng sports na kung saan hindi ko mawaring dahilan, papasok lang sa school para maglaro. Pasok sa umaga, pag-check na attendance. Pagkatapos pag-check na attendance, ma'am, excuse me po. Excuse po ako dahil ako po ay may practice. So, pupunta sila sa school para lang maglaro. Diba? The athlete. Ma'am, labas na po ako. Excuse na rin po kami. May practice na rin po kami ng tennis. Ito po pala yung sulat po ni principal. Sige po. Thank you po. Estudyante type number 7. Lintang. So sila po yung kung tabagin ay sip-sip. Walang ginawa, kundi sumisip kay teacher. Walang ginawa, kundi magpalapad ng papel kay teacher. Teacher, ako na po yan. Teacher, akin na po yan. Teacher, ako na po. Ako na po. So, pwede mo rin siyang ihanay kay the chosen one. Pero ito naman, hindi siya chosen one. Pinipilit niya maging the chosen one, pero parang hindi rin siya nagiging chosen one. Ma'am, ako na pong bahala. Ako na magdadala ng gamit. Sige po. Ako na magdadala sa kwarto, ma'am. Nakulagot kayo. Susumbong ko kay ma'am. Bahala kayo. Estudyante type number 8. Number 8. The president. Alright. So, ito po yung laging pinipili natin para maging presidente ng klase. So, anong ginagawa ng presidente? Wala siyang ginawa, kundi bawalan ang kanya mga classmates. Huwag kayo magulo. Huwag nyo nagawin yan. Huwag. Siya yung puro. Walang ginawa, kundi bawalan ang kanyang kaklase. Uy, mga best. Huwag naman kayo maingay naman mga best. Papagalitan na naman tayo ni ma'am yun eh. Uy, kontra, lumupo ka na niya si ma'am. Nasa labas, no? Uy nga, papagalitan na naman tayo lahat yun eh. Parang awan nyo naman nga. Makinig naman na kayo. Lagi naman tayo pinagagalitan ng advisor natin. Estudyante type number 9. The wallflowers. Talagang the wallflower, no? So ano po sila? Palamuti. Pampadagdag populasyon sa classroom. Sila yung parang, kumbaga, walang ambag. Puro bilang lang. So, hindi sila aktibo, hindi sila negatibo, hindi sila positibo. Wala. Wala. Andun na sila. Papasok lang sa room. Tapos, pagtapos ng klase, uuwi na sila. Ganun lang. Wala silang ginagawa. Wala silang inaambag sa klase. Kundi, pampadagdag bilang na. Estudyante type number 10. Matanglawin. So, siguradong alam nyo to. So, sila yung mga uri ng estudyante na walang hilig sa pag-aaral. So, bakit matanglawin? Matanglawin during exams. Napakatatalas ng mata. Sabi mo mawari, napakalito ng sulat. Nakikita pa nila. Isipin mo, nasa row 1, nasa row 3 yung kinokopya, no? Nakikita pa niyang ganun yung mga sagot, di ba? Gano'ng ganyan. Matanglawin. All right, so last but not the least, estudyante type number 11, the lookout. All right. So, ito yung mga loyal natin na mga kaibigan, na mga kaklase na walang ginawa kundi mag-abang sa pinto. So, habang nagkakagloy buong classroom nila, nakaabang sa pinto. Yan ang kaya si ma'am? Oo, yan si ma'am. Nga, yun, tipong ganyan. So, nakakatawa yung mga ganyan, di ba? So, siya yung pinakatagasalba ng klase eh. Uy, yung laki magulo. Ayun si ma'am. Lapit na. Upo na, please nyo. Upo na. So mga ka-DC, so yan po ang mga iba't ibang uri o klase ng mga estudyante. So kung meron pa po akong hindi na isama sa list na yan, i-comment lang po down below. So sigurado po ako na sa 11 po na nabanggit ko na yan ay isa po kayo dyan. So comment nyo lang kung hindi kayo napasama dyan. So ako sigurado isa ako sa mga yan. Hindi ko na sasabihin kung alin ako dyan. So mga ka-DC, so kung nag-enjoy po kayo sa video po na yan ay i-like at i-share nyo na po yan. So you can also comment in the comment box below. And you can also follow us on all of our social media accounts at the pool. See you.
Hanggang sa susunod po, ito po sa Gem ng Gemlex. Alam mga Harisi.